Hi guys, welcome back to my channel. And for today's unboxing video, ang i-unbox natin ay ang figure na kung saan nagsimula akong mag-collect ng mga action figures. Yes, the one that started it all. Itong figure na to, yung kauna-unahang figure na nabili ko. Nasabi ko dati, isa lang. Pero syempre, hindi naman natupad yun. Alam nyo lahat yan sa mga bumibili ng mga action figures na hindi mo masasabing isa lang to. Diba? Kaya wag na nating patagalin pa. Ang i-unbox nating figure, the one that started it all. It's the Play Art Sky figure of Noctis Lucis Calum from Final Fantasy XV. Well, princes will be princes. So much for royal protocol. Not like you had to deliver a formal address. Your Highness! What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son, merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Altissia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. So kagaya ng marami sa inyo, matagal ko rin inantay ang Final Fantasy XV to be released in the PlayStation 4. I actually bought a PlayStation 4 just because of Final Fantasy XV. Matagal ko siyang inantay. I saw the first trailer back in 2006. The very first trailer when Noctis was still sitting on his throne. Ang angas ng trailer na yun. It's the Final Fantasy game that we never had. Kasi it was changed to Final Fantasy XV. Diba? Ang daming development changes na nangyari. Pero sobrang angas ng time na yun. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's unbox this figure. So sa front, makikita natin yung image ni Noctis and sa road. Kasi alam naman natin na itong game na to is about road trip together with his Chocobros. Tapos on the side, Final Fantasy XV, Play Art Sky logo. Same lang din sa kaliwang side. And then at the back, makikita natin dito yung figure ni Noctis and the other figures na available. Yung Chocobros, Gladiolus, Prompto, and Ignis. And these figures are also available for buying. Okay, so yung figure ni Noctis, additional hands, engine blade sword, and sword of the father. Unahin natin yung swords. So let's start with this one. This is the sword of the father. Hindi ko na i-spoil sa inyo kung paano niya nakuha tong sword na to, pero from the term itself, or from the name itself, the sword of the father. Look at the details of the sword na to. Imagine, this figure came out last 2016.
nung na-release yung Final Fantasy XV. I believe this was released prior to the release of Final Fantasy XV because Final Fantasy XV was released mga around November of 2016. Tapos itong figure na to mga around September yata. Sobrang detail, no? The next one is my favorite sword. Isa sa mga favorite swords ko sa Final Fantasy. This is the Engine Blade. Yes, the term itself says it all. Engine, because ito ay motorcycle engine, di ba? Part ng motorcycle engine. And nung unang-una kong nakita tong weapon na to, sobrang nagandahan talaga nung nakita ko yung trailer. Mas, di ba? Sobrang detailed. Ever since nung unang-unang trailer, ito na yung sword niya. Kanyang main sword. And there are additional hands na pwede natin ikabit in office. Ito sa left side or sa left hand niya. Pwedeng lagyan ng sword. Then another one, left hand. Other man sa right. Right hand. Then right hand. So pwedeng dalawang sword yung hawak niya. Sa left, sa saan, sa right. Yan. So, tingnan natin yung figure na. Ang detailed, no? Ganda. Ganyan yung jacket. Medyo may hiwa dito eh, para at least na gagalaw yung kanyang mga arms. Ayan. May mga detail ng jacket. Angas. Tapos yung mga skull sa kanyang t-shirt. The zippers. Yung shorts. Yung sa likod. Yan, yung skull na symbol ng Lucy's family. Tapos may konti siyang brown dito eh, sa area na to. Siguro para shade or dumi during battle. Kasi if you play the game, itong damit nila na to serves as their armor. Kasi medyo reality-based yung Final Fantasy XV. Kaya nga, yung term niya na this is a fantasy based on reality. This is his boots. And then, of course, yung red na sole. So articulation-wise, yung head up. Ito yung sagad sa ulo niya. Then down. Yung arms. Elbows, wrist, typical play arts figure. If you've seen my videos ng mga play arts guy figures, ganun siya. Then,
legs, stretch, ano yung pinaka-stretch. Knees. Ito na yung stretch ng knees niya. Compare, ay hindi pala, meron pa. Nakaharang lang to, itong jacket. Pero pwede siyang up to ganyan. And then, gagalaw din niya. Yan. Lagay na natin yung weapon niya. Medyo ingat lang sa paglagay ng mga weapons kasi kailangan mong i-stretch yung mga fingers para mailagay mo yung weapons. Kasi mas tulad ng ganito. Medyo mahirap siyang. Ayan. Sabi natin siya. Okay, so here is a comparison of the PlayArt Sky Noctis Lucis Calum from PlayArt Sky Cloud Strife from Final Fantasy VII Rebirth. Ito yung version 1 nung Cloud Strife PlayArt Sky figure. So, competing na ninyo, medyo hindi magkaparehas yung size ng head nila kasi hindi naman siya scaled. Ang kaparehas ng scale nung kay Noctis is yung Final Fantasy 15-9, yung other figures ng Choco Bros. While yung kay Cloud naman is yung pang Final Fantasy 7 Rebirth line. So kahit nasabihin natin na PlayArt Sky figure sila parehas, iba pa rin yung scaling. Kasi alam ko wala naman talagang actual scale ang PlayArt Sky figures. Ayan, so this is the PlayArt Sky figure of Noctis Lucis Calum. Isa talaga siya sa mga favorite kong action figure na nabili ko. Yes, this is the very first figure na nabili ko. The one that started it all. Yan ang lagi kong sinasabi kapag pinapakita ko siya. So thank you very much for watching, guys. See you in the next one.